Taipei. Dito po tayo sa Taipei. Ang vlog natin ngayon ay good morning vlog. Ito po. Ayan, ang makikita nyo yung aking mga bouquet. Yan ang aking bouquet pag umaga. Yan ang aking inaamoy-amoy. Yan, ganyan. Actually, dalawa ito. So, ngayon, every morning kasi meron akong fresh flowers. Yan. Fresh flowers every morning. Yan ang aking flowers. Yan po. Yan yung ating everyday routine. Yan. Gagawa ng bulaklak para sa loob ng bahay. Kasi I love flowers talaga. Dito sa Taipei, mura lang ang flowers pag season ng flowers. Like for example, yung mga flower na ito, season ngayon. So mga mura lang yan. Nabili ko lang yan ng 450. So, yan. Yan. And, kasi, pag nalanta na yung bulaklak ko, pupunta ulit ako sa flower shop, bibili. Ganun talaga yun. Pag lanta na. Itatapon na, and then, bili ng bago. Para fresh ulit ang makikita mo sa loob ng bahay. Ngayon, guys, ang bulaklak naman na ito, ay para sa aking salas. Sa salas, ito yung nilalagay. At yung isa naman ay diyan lang sa tabi ng computer. Ngayon, ito, lagay muna natin dito sa ating tabi habang nag-vlog. Ngayon, ang aking susunod ay papakita sa inyo guys, yung aking routine pag ganyan na Chinese New Year is yung gagawa ka ng mga ganito sa Chinese New Year na iaalay mo lang. Lalagay mo lang dyan para pampabuenas. Yan yun yung pang good charm ba? And then, ito eggs to. Eggs with ano, wait lang po ah. Nahulog kasi. And then, ito naman yung aking fruits. Fruits na meron din ganyan. Yan, ganyan. Ganyan kasi pag Chinese New Year. Yan yung ating ginagawa. Pero wala na yung mga ibang fruits dahil tinanggal ko na, kinain namin, and then, yun, ganun. Tapos, yung mga dito, yung mga yan, yung sa itlog na may pera, yan bilog-bilog. Ganun dun kasi yan, may bilog-bilog, ganyan. And then, ang ating susunod na gagawin, meron din tayo ditong different kinds of sweets. Ito. Kahulog na yung mga pera. Ito yung mga sweets. May candy, may chocolates. Yan, ganyan. May lollipops. This is Misha's lollipops. Ito yung kay Misha. And then, mga candy, mga chocolates. Yan, mga ganyan. Pag Chinese New Year, meron tayong mga ganyan. Yan, different kinds of chocolates. Candies. Ganyan. Ganyan ang Chinese New Year namin. And then, pupunta naman tayo sa yung ito, regalo ng friend ko. Ito, regalo ng aking friend sa akin. Tingnan natin kung anong mga laman. Yan. May dalawa kasi. Ito. May mga regalo na natatanggap. Ito, mga kapatid. Huwag natin ipakita yung pangalan kasi bawal. Yan. Bali, ang laman. Pakita lang natin yung laman. Yan. Yan ang laman, stick-o na special. Yan yung pinaka-special na stick-o. Masarap siya. Crunchy. Strawberry. Yan ang regalo ng friend. Kung bawal pala kapita. Regalo ng ating friend. Meron din mga red envelope. May mga red envelope din. Ngayon ko lang makikita. Bigay nila kay Misha. Ito yung mga red envelope ng mga friends ko. May binigay kay Misha. Wait lang po ha. Papakita natin. Kasi ayaw niya pang, ayaw pang buksan ni Misha. Yung mga red envelopes niya. So, tayo ang magbubukas.
kasi ayaw niyang buksan. Wait lang mga kapatid. Ito kasi yung mga laman ng mga envelope. Linis siya. Dami to eh. Kaya wait lang po ah. At ayusin natin yung kanya. Ayaw niyang buksan kaya ako magbubukas. Parang meron pa ako sa bag ko. Hindi ko pa yung nilalabas kasi hindi man sila nagkita-kita. Hindi kami... Hindi pumunta si Misha doon sa kanila. Hindi rin sila pumunta dito. Pero nagkita-kita kami nung Linggo. And then yun, inabot nila. Ganito kasi ang style sa Chinese. Sa mga bata, mga ninang-ninong. Yun, ganun. May mga, ano, binibigay. Wait lang po ah. Sa bag ko, meron pa ako dito. Binigay nila. Where is the red envelope here? Sa aking bag. Dito yata. Dito, kusot-kusot pa. So, ito, may laman dito na dalawang Linggo yata. Binigay ng ninang. Ito yung mga na kolekta ni Misha ng mga red envelope sa kanyang mga ninang. May ninang. May Christmas gift din dyan. Kasi hindi sila nagkita ng Christmas. May ninong at ninang. Yung mga friends ko. Yan yung binigay nila kay Misha. Yan. Para kay Misha lahat yung mga yan. At meron din kaming ibinigay kay Misha. Pero hindi pa niya binubuksan. Ewan ko saan niya nilagay. Siguro nandoon sa ano, lagayan niya. Wait lang. Titingnan ko kung saan niya inilagay yung lagayan niya. Puntahan natin. Bukod dito, meron ba siya? Ito yung lagayan ni Misha ng kanyang mga red envelope na natanggap. Ayan. May red, may pink. Ito, mga kapatid. Tignan natin yung mga natanggap ni Misha. Ito natanggap ni Misha din. Magkano ang laman? Ito, dalawa ang laman. Tatlo. 1-3. May 1-3. Wait lang. Tapos ito. Ang i-vlog ko pala is yung hometown ni Misha. Ito naman is how much? Ito is 1,000 kasi dalawang 500. Yan, dalawang 500 guys. Ba mayaman si Misha. And then this one also is my ano neighbor. What? Ito. Yan, bigay. Bigay nila, ganyan. Ito 200. Yan, 200. Ito 1,000. Ito 1,200. Tapos mga ito. Ito 2,000. Ito 1,000. Ayan, dami pala. Aba, pwede magnegosyo pala pag Chinese New Year. Ayan, mga kapatid. Ayan, ayan. And then, meron pa. Ayan. And then, ito. Ayan. Yan ang kanyang mga natanggap na Chinese New Year na regalo. Ganyan ang bata. Pag bata ka pa, marami pa matatanggap. So, yan ang kanyang mga regalo na natanggap. Lagay natin dito sa may red. Kasi yellow yung isa. Yung ganyan. Ganyan. Yan. Dami, di ba? Ito, kay Misha lahat yan. Hindi ko pwedeng kunin yan. Hindi ko pwedeng kupitin yan. Kasi sa kanya yan talaga. And then, yun na. Sa dami ng kanyang tinanggap, ayaw niyang bilangin. So, siguro ako magbibilang mamayang konti. Kasi patapos ng Chinese New Year. Pero, kung meron pa tayong mga pahabol na mga friends na makikipagkita, siguro may magpapahabol pa. Kung the more, yun ang Chinese eh, na maganda. Share ko lang ha. Pag Chinese ka kasi, sa mga Chinese families, parang ano, give and take. Kunyari, yung mga anak niya pupunta sa bahay mo, magbibigay ka rin. Kunyari, yung anak mo pupunta sa bahay nila, bibigyan din nila. Ganon. Yung mga kamag-anak, lolo, lola, auntie, uncle, mga ganon na may mga pinsan na may trabaho, magbibigay sa mga lola, ganon. Pero, ang lola namin, nasa Pinas. So, hindi siya nakapunta ngayon sa Taipei. Kaya, walang kumpaw.
sa palagay ko, Pilipino iba kasi. Ang tradisyon natin is regalo yung bibili ka ng pitaka, bibili ka ng bag, mga ganon. Ganon sa Pinoy, di ba? Pero sa Chinese, hindi. Magbibigay sila talaga red envelope. Ganyan. Mga ganito. So, malaki ang pinagkaiba ng Chinese sa Filipino tradisyon. Pero kung tatanungin mo ako kung alin ang gusto ko na tradisyon, mas gusto ko ang tradisyon ng Chinese. Kasi parang mas maganda talaga yung tradisyon nila dahil bibigay sila ng mga cash, ganun. Pero okay din sa Pilipino, bibili ng mga gamit. Kasi yun ang nakasanayan natin, yung mga gamit, yung bibili sila ng baso, ng plato, mga ganun, bag, damit, sapatos, mga ganun. Eh, okay lang din naman yun. Kasi syempre, basta galing sa puso. Pero, kung tatanungin niyo ako kung anong gusto kong tradisyon ng asawa ko, sa Chinese na tradisyon, kasi marami kang mapupulot na aral dito. Ganun yun. Kagaya ng magpabinyag ka, attend ka ng kasal, ganun. Sa Chinese, puro ganito ang matatanggap. Mga red envelope. Walang nagdadala ng mga regalo na washing machine, regalo na TV, mga ganon. Minsan nga, sa probinsya, di ba, Arenola, mga ganon nakakatawa, di ba? Pero gusto ko maranasan yung ganon, yung nakakatawa na regalo, yung Arenola, yung mga ganon. Tapos, siguro, believe it or not, kung gagawin mo yung mga lucky charm or isusuot mo or gagamitin mo yung sinasabi nilang mga lucky charm sa Chinese, totoong magiging lucky ka. Just believe in yourself. Ganun lang yun. Parang ako, hindi man ako tunay na Chinese, pero nahawaan lang ako ng tradisyon. So ngayon, nakikitradisyon din ako. Kagaya ng pamimili ng bulaklak, ganun. Pamimili ng mga prutas, ganun. Sa Pilipinas kasi, sa Philippines kasi, mga Pilipino. Actually, kagaya namin, nasa probinsya kami, yung mga liblib na lugar, kagaya ng pinanggalingan namin. Liblib na lugar as in, talagang hindi ka talaga makabili ng prutas, hindi ka makabili ng bulaklak. Depende na lang kung may prutasan kayo, meron kayo may prutas. Kung wala, edi nakikihingi ka na lang ng manggang maasim, mga santol, mga ganon. O kaya yung mga saging, mga saba, mga ganun. Masarap din yung saba na ilaga, ganun. Pero yung bulaklak naman sa probinsya, kahit di mo bibilhin, okay lang din. Basta marunong kang magtanim sa gilid-gilid ng bahay mo ng mga halaman na may bulaklak. Ayos na yan, mga kapatid. Yan lang ang i-share ko about sa aking Chinese tradition ngayong 2021. So, good luck to everyone. And yung mga katulad ko, mga Year of the Ox, this year is our year. God bless and happy Valentine's din for today, kasi Valentine's today. God bless everyone and happy Chinese New Year. Bye!